Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video, another tips na naman ang aking i-share sa inyo sa mga nagbabalak mag-abroad at sa mga nag-a-apply na papunta dito sa bansang Oman. But before ko simulan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo. I-click nyo lang ang subscribe button at i-click nyo rin ang notification bell para every time na mag-upload ako ng video ay ma-notified kayo. So, for today's video guys, may kababayan tayo na nagtatanong. Nag-a-apply po siya bilang isang DH dito sa bansang Oman. Sabi po niya na kung masilik ka na ng employer, tatawag ba ang employer? Kasi sabi daw ng agency niya ay selected na siya pero hanggang ngayon ay hindi pa raw siya tinatawagan ng kanyang employer. Base sa aking nalalaman na isishare ko na rin sa inyo, hindi po lahat ng employer ay tumatawag or makipag-usap sa housemaid. So marami po akong kakilala dito sa Oman na noong nag-apply sila ay hindi po sila tinatawagan ng kanilang employer. So hindi po nila nakausap yung employer nila. At mayroon din iba na tinatawagan sila ng kanilang employer. So nakakausap nila ang kanilang employer. Sinasabi ng kanilang employer sa kanila na kung ano ang magiging trabaho nila pagdating dito at kung ilan sila sa bahay at kung magkaano ang sahod. So ako naman, base sa na-experience ko nung ako'y nag-apply papunta dito sa Oman, hindi ko rin nakausap yung employer ko. So, may nakausap lang ako. Nakausap ko yung housemaid ng mama ng amo ko. So, yun ang inutusan ng employer ko na patatawagan ako, ipakausap ako na gusto nila akong kunin bilang isang housemaid. So, sinasabi nila sa akin kung ano ang magiging trabaho ko pagdating ko dito at kung magkano yung sahod ko. So, ang mai-advise ko lang sa mga hindi tinatawagan ng employer, mas mabuti siguro na kausapin nyo yung agency nyo or yung agent nyo kung may agent kayo. So, tatanungin nyo yung agency nyo kung ano yung status ng magiging employer mo. So, kung ilan sila sa bahay at kung magkano yung magiging sahod mo. Kasi, take note, marami po dito sa Oman ang hindi sumunod sa minimum salary. Ang minimum salary po dito ng isang DH na nakalagay sa ating kontrata is 160 Omani Riyal. So, kaya mahalaga na alamin nyo kung magkano yung magiging sahod nyo pagdating nyo dito sa Oman. Marami pa rin kasing mga agency na nagdi-deployed ng aplikante na sumasahod lang ng below minimum na nakasaad sa ating kontrata. Marami po tayong mga kababayan dito na sumasahod lang ng below minimum. So, may iba dito na sumasahod lamang ng 130, may iba 140 at may 150. Mostly po dito, ang sinusunod po nila is yung verbal agreement. Hindi po yung agreement sa kontrata. Kung tinatawagan ka ng employer mo at yung offer niya na salary is below minimum, so kung mag-agree ka, pagdating mo dito, yan talaga ang magiging sahod mo. So, yan guys, ikaw na sa'yo na yan kung mag-agree ka. So, may karapatan ka na mamili ng employer. So, ito lang yung mai-share ko ngayon sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanonood dito sa aking vlogs. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next time. Bye-bye!